tandaan nyo to, kung gagawin nyo rin itong deadlift with proper form, nakaka-burn din to ng calories. So, kung gagawin nyo to, pwede kayong mag-lose ng weight habang nag-gain kayo ng muscle. Hi guys, RJ Bautista po to and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po dito sa video to, explain ko sa inyo at saka bibigyan ko kayo ng tip kung paano mag-deadlift. Kung di nyo po alam kung paano mag-deadlift, explain ko po yun dito sa inyo para maiwasan nyo yung injury, especially sa low back injury. Kasi kung di nyo po gagawin yung deadlift ng maayos or ng walang proper form, ang mangyayari yan ay magkakaroon tayo ng lower back injury. Ayaw natin mangyari yun kasi once ang karoon tayo ng back issue, hindi na natin gagawin itong deadlift at saka completely mag-stop na tayo mag-exercise. Okay, para ma-avoid yun, kailangan mapanood nyo po itong video ko simula ngayon hanggang matapos para may idea kayo kung paano mag-deadlift at saka para maiwasan yung mga injury. Okay? For additional information, bibigyan ko rin po kayo ng tip ng mga iba't ibang klase ng mga grip kasi maraming klase yung mga grip o yung tinatawag nilang hand grip pag nag-deadlift. Okay? I-explain ko rin yun dito sa video to para may idea kayo hindi lang sa pag-deadlift para meron din kayo idea sa pag-grip kung paano mag-deadlift. Okay? Pero bago ko pisahan itong video, kung bago po kayo sa YouTube channel ko, next. Pero bago po umpisahan itong video, kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information, at saka free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. Nag-upload din po ako ng video once a week para hindi nyo po mamiss yung bago kong video katulad po nito. Huwag nyo po kalimutan na i-click yung bell button dun po sa baba itong video para once nag-upload po ako ng bagong video, mananotified po kayo. Okay? Gusto ko rin po sana i-clarify na hindi po ako doktor, hindi po ako nutritionist, or dietitian. At higit sa lahat, hindi rin po ako professional bodybuilder. Pero meron po akong at least 7 years background sa fitness industry. Yung 7 years background na yun at saka experience, i-share ko po yun dito sa YouTube channel ko, lahat ng knowledge ko at saka experience ko para matulungan ko kayo na ma-achieve nyo yung fitness goal nyo din. Okay? So, umpisa na po natin yung video. Una po sa lahat, explain ko po muna yung iba't ibang klase ng deadlift. Meron akong ginawang unang video ko, kung pinanood nyo yung dati kong video, and explain ko doon yung iba't ibang klase ng mga exercise kapag nag-gym ka. Sinabi ko doon yung sa deadlift, okay? Sinabi ko doon yung dalawang klase ng deadlift pero hindi ko siya in-specify kung ano ba yung deadlift at saka kung paano ba gawin yun. Okay? So, itong video to, explain ko lahat yun dito para may idea kayo kung paano mag-deadlift. So, number one, yung tatlong klase ng deadlift. Sasabihin ko po muna kung ano yung tatlong klase ng deadlift para may idea kayo kung ano gusto yung gawin pag nag-deadlift kayo. Okay? Yung number one, may tinatawag silang conventional deadlift. Ayun yung ginagawa ko ngayon. Maganda tong deadlift na to kapag ginagawa mo siya ng maayos or kung ginagawa mo siya with proper form. Okay? Yung conventional deadlift, ito yung pag-deadlift na ginagawa natin, hawak natin yung bar, tapos pag binubuhat natin, yung dalawang paa natin naka-narrow stand or naka-close stand, tapos yung dalawang kamay natin nasa labas nung dalawang paa natin, tapos hawak natin yung barbell para ibuhat pataas. So, ayun yung conventional deadlift. Kaya naman, sabihin ko yung pangalawang klase ng deadlift. Ito naman yung sumo deadlift. Kung di nyo po naririnig yung sumo deadlift, ito yung deadlift na para kang sumo or sumo wrestler. Imagine nyo na lang po yung sumo Imagine na lang po yung sumo wrestler. Yung sumo wrestler, 'di ba, nakabuka ka sila tapos bago sila makipag-wrestling, may mga position sila. Okay? So imagine niyo na lang 'yon, ang gagawin niyo kapag nag-sumo deadlift kayo, ito naman ang gagawin niyo. So yung dalawang paa niyo kailangan nakabuka ka or nakabukas para magawa niyo yung sumo deadlift. Tapos yung dalawang kamay niyo naman kailangan nasa loob naman ng dalawang paa niyo. Imagine niyo yung conventional deadlift, ayun yung dalawang kamay niyo na nasa labas. Ngayon naman yung sumo deadlift, ito naman yung dalawang kamay niyo na sa loob ng paa nyo. Okay? So, tandaan nyo yun. Ayun yung pinagkaiba ng sumo deadlift at saka conventional deadlift. Yung pangatlong klase naman ng deadlift, ito naman yung tinatawag nilang trap deadlift or tinatawag nilang trap bar deadlift. Hindi ko po alam kung narinig nyo na yung trap bar deadlift. Ito namang trap bar deadlift. Ito naman yung isang klase ng pag-deadlift na hawak mo yung bar sa dalawang kamay mo. Tapos yung bar para siyang triangle or rectangular shape. Tapos doon mo ilalagay yung weights mo tapos bubuhatin mo siya. Okay? Itong trap bar deadlift, hindi ko siya masyadong ginagawa pero ginawa ko na siya in the past. Para sa akin, okay itong deadlift na to pero ang ginagawa ko lang eh yung conventional deadlift or kung hindi yung conventional deadlift, yung sumo deadlift. Nung nag-research ako, yung trap deadlift, ito naman yung deadlift na meron kang issue or minor injury sa lower back mo, ang nare-recommend nila eh gawin mo tong trap bar deadlift. Okay? Nung nag-research ako, ito yung lumabas. So, para sa akin, wala naman akong lower back issue or wala naman akong problema sa likod ko. So, hindi ko na siya kailangan gawin. Ang ginagawa ko ngayon eh yung
conventional deadlift, which is yun yung favorite exercise ko or favorite compound exercise ko, okay? Or minsan, ginagawa ko rin yung sumo deadlift, pero hindi ko siya ginagawa ngayon kasi yung nagpo-focus ako ngayon sa conventional deadlift. Kasi yung conventional deadlift, para sa akin, mas nabu-work yung hamstring ko at saka yung lower back ko at saka yung upper back ko din kapag ginagawa ko yung conventional deadlift compare sa sumo deadlift. Okay? So, yun yung tatlong klase ng deadlift. Pwede kayo mamili doon kung ano yung gusto nyong gawin, or kung hindi kayo makadecide kung ano yung gusto nyong gawin, pwede yun itry isa-isa kung ano yung tingin nyo mas okay sa inyo or mas okay sa katawan nyo na gawin yun. Eh, mag-choose lang kayo ng isa, tapos ang gawin nyo, mag-start kayo sa lower weight, huwag kaagad kayo magbubuhat ng mabigat, tapos yung lower weight na yun, ang gawin nyo, eh, i-progress nyo yun by time to time. Okay? Para makapag-progress kayo by time to time, make sure na i-record nyo rin yung mga binubuhat nyong weights para malaman nyo kung ano yung binuhat nyo noon, at para kapag nagbubuhat pa kayo sa future, malalaman nyo rin kung ano yung mga binubuhat nyo para para matrack nyo yung progress nyo. Okay? So, yun yung tip ko kung gagawin nyo itong deadlift. Sinasabi nila, itong deadlift, ito yung exercise para sa likod. Itong exercise na para sa likod, agree ako doon, pero para sa akin kasi, hindi lang to para sa likod, para din sa legs natin at saka sa arms natin. Kumbaga, para sa akin, overall exercise to para sa buong katawan natin, or yung tinatawag nilang compound exercise or compound lift. Kasi yung compound exercise, maraming klase yun. So, itong deadlift, isa to sa compound exercise, pero major siya. Okay? Kasi para sa akin, may tinatawag akong apat na compound major exercise. Ito yung mga katulad ng bench press, barbell squat, overhead press, at saka ito nga deadlift. Okay? Yung apat na exercise na yun, importante yung para mag-progress tayo at saka para ma-build natin yung lakas natin o yung strength at saka ma-build na rin yung muscle natin at the same time. At saka tandaan nyo to, kung gagawin nyo rin tong deadlift na to ng maayos with proper form, nakaka-burn din to ng calories. Alam nyo yun? So, kung gagawin nyo to, pwede kayong mag-lose ng weight habang nag-gain kayo ng muscle. Okay? Importante to. So, yun yung experience ko noon hanggang ngayon. So, kaya itong exercise na to, lagi ko itong ginagawa. Ngayon naman, sasabihin ko naman sa inyo yung iba't ibang klase ng mga grip. Okay? Kasi meron tayong tatlong... Excuse me. Ngayon naman sabihin ko sa inyo yung iba't ibang klase ng grip o yung tinatawag nilang mga hand grip pag nag-deadlift. Okay? Kasi yung hand grip, marami yung klase. Meron yung tatlong klase ng hand grip, and sasabihin ko sa inyo isa-isa and explain ko rin sa inyo kung ano bang benefits ng mga hand grip para may idea rin kayo. Okay? Ito yung double overhand grip, mixed grip, at saka yung hook grip. Okay? Explain ko po muna isa-isa dito para may idea rin kayo kung anong dapat na grip ang gagawin nyo pag nag-deadlift kayo. Okay? Una sa lahat, yung overhand grip. Okay? Yung overhand grip, ito naman yung kamay natin na pag hinahawakan natin yung bar, dapat parehas na grip. Okay? Parehas na naka-face yung kamay natin sa sarili natin kapag hawak natin yung bar. Yun yung overhand grip o yung tinatawag nilang double overhand grip. Yung pangalawang grip naman, ito yung tinatawag nilang mixed grip. Okay? Yung mixed grip naman, ito yung isang kamay natin na nakahawak sa barbell na naka-face sa katawan natin, at saka yung isang kamay naman natin nakahawak sa barbell pero naka-face sa katawan natin. Okay? So, kumbaga, hindi siya parehas ng grip, magkaiba siya ng grip. Yung last at saka yung pangatlo, ito naman yung hook grip. Okay? Itong hook grip naman, ito yung nakalagay yung hinlalaki natin o yung thumb natin sa loob ng kamay natin or sa loob ng mga daliri natin habang binubuhat natin yung barbell or kumbaga habang nag-deadlift tayo. Okay? Explain ko rin sa inyo yung mga benefits nitong mga grip na to, kung ano yung pwede nyong gawin para may idea rin kayo. Okay? Una sa lahat, yung overhand grip. Yung overhand grip ay yung lagi kong ginagawa kasi una sa lahat, pinaka-safe to sa lahat ng grip na sinabi ko. Kapag ginagawa ko tong grip na to or pag gamit ko tong grip na to, ang nafe-feel ko, hindi ko nafe-feel yung bicep ko or kahit ano sa lower back ko. Ang nangyayari niyan, balance siya pag binubuhat ko siya or pag nag-deadlift ako. Okay? Iyon yung benefits nitong overhand grip. Pero ang cost naman nito, hindi ka masyadong makakapagbuhat ng mabigat compared sa mixed grip at saka sa hook grip. Okay? So yung pangalawa naman, yung mixed grip. Yung mixed grip naman, ito naman yung sinabi ko nga kanina, hindi magkaparehas ng grip. Ang benefits naman nito, makakapagbuhat ka naman ng mas maraming weights compare dun sa overhand grip. Kasi una sa lahat, itong grip na to, mas malakas to compare dun sa overhand grip. Pero, tandaan mo to, kung gagawin mo tong grip na to, ang tendency nito, pwede kang magkaroon ng bicep tear. Kung di mo alam ibig sabihin ng bicep tear, ito naman yung mga nangyayari kapag nagbubuhat ka ng masyadong mabigat, tapos gamit mo yung mixed grip, ang nangyayari, yung bicep natin sa braso natin, nabubuhat natin yung barbell gamit yung bicep instead na gamit natin yung back natin at saka yung legs natin. So, ayun lang yung downside nitong mixed grip kung gagawin mo tong mixed grip pag nag-deadlift. Okay? Yung last naman, ito naman yung hook grip. Itong hook grip naman, nako.
ito yung pinaka brutal or yung pinaka mahirap pero mas effective siya, okay? Nagawa ko na tong hook grip noon pero napakahirap kung mag-uumpisa ka dito kasi una sa lahat nasakit yung kinlalaki natin o yung thumb natin kung gagawin mo tong grip na to. Kasi itong hook grip nakapasok siya sa apat na daliri natin saka nakapatong din siya sa barbell habang nag-deadlift tayo. So itong hook grip na to mahirap tong i-perfect or gawin kung beginner kayo pero kung gagawin mo siya palagi, kung sasanayin mo yung kamay mo na naka-hook grip, ito yung pangalawa sa pinaka safe after nung overhand grip pero makakapagbuhat ka ng mas mabigat compared dun sa dalawang grip, sa overhand grip at saka sa mixed grip pero mas safe, okay? Yun lang, yung downside lang nito, sasakit lang yung kinlalaki natin o yung thumb natin pero kung gagawin mo siya palagi and masasanay na yung kamay natin especially yung especially yung daliri natin o yung thumb natin na sa hook grip, mas maganda yon. Okay, makakapag-progress kayo ng mabilis at saka makakapagbuhat kayo ng mabigat din. Okay? At saka guys, kailangan tandaan nyo to, yung form, yung pinaka-importante sa lahat. Kapag gagawin mo tong deadlift, kailangan yung form mo hindi perfect, pero kailangan tama. Kailangan pag nagbubuhat ka dito, kailangan yung likod natin hindi naka-curve. Kailangan straight yon. Kasi ang tendency niyan, kapag yung likod natin naka-curve, buhatin natin tong deadlift or nagbubuhat tayo ng mga weights, ang tendency niyan, eh lahat ng pressure nasa lower back natin, which is wrong. Yung mangyari niyan, eh pwede tayong ma-injured. So, ang technique at saka kailangan kapag ginagawa nitong deadlift, kailangan yung hamstring natin, ayun ang gagamitin natin pag nagbubuhat tayo, at saka yung core natin or yung abs. Kailangan naka-engage sila para yung lower back natin safe pag nagbubuhat tayo. Okay? So, ito po muna yung video ko guys. Sana ito pong video ko nakatulong po sa inyo. Kung nakatulong po itong video ko sa inyo, sana po i-share din po natin yung video ko sa lahat ng mga gustong mag-deadlift, especially sa mga nag-uumpisa pa lang at walang idea sa pag-deadlift. Okay? Ulitin ko po, kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information, at saka free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. At saka, huwag nyo rin po sana kalimutan na i-click yung bell button doon po sa baba nitong video para pag meron po akong bagong video katulad po nito, manonotified po kayo. At saka, hindi nyo ma-miss yung bago kong video. Okay? Nag-upload din po ako ng video once a week. Sa ngayon lang po yan, pero sa future, mag-upload po ako ng 2 videos to 3 videos. So, para hindi nyo po ma-miss lahat yun, i-click nyo lang yung bell button and para makita nyo ako every week. Diba? So, maraming salamat po. Kita-kits muli tayo next week para sa bago kong video. Okay? I'm out for today. Thank you for watching, guys. Peace.